dapat bilang bahagi ng ika-48 kapistahan ng Santo Niño de Malolos, mahigit 400 iba-ibang imahen ng Santo Niño ang makikita sa isang exhibit sa Kapitolyo ng Bulacan. Masisilayan ang exhibit hanggang sa Biyernes, Enero 27. Yan ang Headline Pilipinas ni Nico Bagsik. Iba-ibang laki at disenyo, may Santo Niño'ng natutulog, mayroon ding tumatangis. Agaw pansin din ang imahen na malakarpintero at panadero na nagmamasa pa ng tinapay. Ilan yan sa 450 imahen ng Batang Jesus na tampok sa Kapitolyo ng Bulacan. Ito rin ang pinakamaraming imahen na isinali sa exhibit para sa selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño de Malolos. Naglalakihan din ang mga altar na pinailawan at inayusan ng makukulay na mga bulaklak ang sasalubong pagpasok pa lang ng gymnasium. Ito na ang 48 taon na isinasagawa ang exhibit ng Santo Niño de Malolos Foundation. The mission of the Santo Niño de Malolos Foundation is to propagate the devotion to the Santo Niño. Gusto nating ipakita na si Jesucristo ay Diyos na totoo. Kaya nga bilang Diyos, siya ay nakagayak bilang isang prinsipe, isang hari, nakaupo sa trono. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, siya din ay tao. Isang bansa kaming pamilyang nagdidibusyon sa Santo Niño. Galing pa sa iba't ibang lugar ang mga lumahok sa exhibit. Gaya ni Gloria na taga Aklan at Lance na taga San Jose del Monte City. Talagang ako naniniwala ko na si Señor Santo Niño ay talagang may pagpapala sa mga katulad natin. Ninais ko pong isali ang aking mga Santo Niño sapagkat ito rin po ang pamamaraan ko sa pagbabahagi ng aking debosyon. Gayun din naman ay ang pagpapalaganap din ng kanilang mga milagro, pagpapalaganap din ng kanilang kaugnayan sa aming buhay. Sa pamamagitan nito, mas lumalim pa ang kanilang pananampalataya sa Batang Jesus at nais din nilang maibahagi pa sa susunod pang henerasyon. Nico Bagsik, ABS-CBN News.